Merong kasabihan na matatanda na pwede po natin gawing giya sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa dulot ng COVID-19 pandemics. Ito yung sinasabi ng matatanda na ang Diyos ay palaging nagpapatawad sapagkat ang Diyos ay mawain, mahabagin at mapagpatawad. Pagkat tayo nagkasala, agad-agaran tayong patatawarin ng Diyos sapagkat sa Kanya ang kapatawaran, buhay. Ang ating kapwa-tao naman po, minsan ay nagpapatawad, minsan di nagpapatawad, gumagante. Kaya po 50-50, yung karamihan po ay nagpapatawad, meron din po hindi nagpapatawad. Kaya nga balance po, kaya nga sabi nila na pagka nagkasala sa tao, meron kang 50% patawarin niya at 50% hindi kanya patawarin. Ang pangatlo naman po, ang kasabihan na pag ikaw naman ay nagkasala sa kalikasan, nagkasala ka sa environment, ang environment, kalikasan, ay hindi po marunong magpatawad. Tulad na limbawa na pag mo sinira ang water system, yung natural ecosystem, ito'y babalik sa iyo sa baha, hindi lamang sa baha, kundi kasiraan. Isang halimbawa po dito ay yung channel na ginawa dyan sa Tunggol. Yung Rio Polangi po ay pinadaan dyan sa channel diretso sa Ligwasan Mars. Ako ay Paris Priest ang kabaka nung ginagawa yan. Sinabi ko na sa kandala, bakit sila gumagawa ng channel, man-made channel dyan sa Tunggol? Wala man po dyan ilog. Maliit lang po yung ginagawa. Siguro, ko ilang metro lang po yun. Sapagkat hindi na pinag-aralan yung soil ng lugar at lumaki na lumaki po yung river, hindi lang po pagkasira ng lahat ng Tunggol na yon at talagang magkakaroon ng erosion ngayon at kinukongkreto na. Ngunit yung tubig po ay hindi kakayanin ng ating ligwasan sapagkat merong natural water system yung flow ng Kailugan patungo mula sa bundok patungo dito po sa Cotabato. Ang ginawa po ay to save yung area ng pagalungan ng sabi natin property noon ni Dato Ugtong Matalang pati kanyang bahay sa pagkinakain po ng ilog ay gumawa sila ng channel at yung channel ay didiretso yung ating pulangi sa Ligwasan Mars. Sinasabi ko na noon, hindi kaya i-absorb ng ligwasan ang dalawang mighty river, yung Pulangi sa Kakabakan River. Na yung dalawang pong river na yan, nagkaisa na naging Pulangi at ngayon doon po ay patungong ligwasan. Dati po, ang tinatanggap lang ng ligwasan ay yung overflow ng river pag mayroong baha. Kaya dahil doon, kakayanin nyo ng ating ligwasan. Kaya po, habang buhay na hanggang pong matagalan, hindi matatapos ang pagbabaha dito po sa Cotabato City at sa mga Karating Pog sapagkat ang lahat ng libo-libo, milyong cubic ng water lily ng ligwasan ay bababa po sa atin every time na magkaroon ng overflow sa Ligwasan Mars. Sinira po natin yung ecosystem at hindi tayo patatawarin habang tayo nabubuhay ay ganun na po ang mangyayari. Hindi po tayo maliligtas doon. Sinira po natin yung mga kagubatan sa pagputol ng mga kahoy ay karoon po ng erosion mula sa bundok papunta po sa diyan sa Bukana, lahat po mula doon sa Kulama Mountains, sa Upi Mountains, then po sa North Cotabato Mountains, kalbo na po lahat, pinutol natin, hindi po tayo patatawarin. Kaya po, hindi lang yung magkakaroon ng erosion lahat ng topsoil po na pupunta sa ilog. Ang ilog po magiging silted, Bukana magiging silted, at habang po, habang panahon na yan ang magiging problema, walang suliranin. Ganon din po pagtatapon ng basura. Ganyan din po sa pagbalik po sa atin ng mga viruses. Nagdala ng mga hayop sa pagsira ng kanilang mga habitat ay pumunta po sa atin. Kaya tandaan po natin palagi, ang Diyos ay lagi mapagpatawad. Ang tao, minsan magpatawad, minsan hindi.
Ngunit ang kalikasan pag sinira mo ay hindi magpapatawad at tayo ay maghihirap hanggang tayo'y nabubuhay. Maraming pong salamat kaya mag-ingat po tayo sa ating kalikasan. God bless you all.